Mga kapamilya, hanggang saan? Hanggang saan nyo ba kaya paabutin ang inyong mga lumang gamit? Ano? Naku mga kapamilya, talaga naman dyan lalabas ang pagiging malikhain po natin mga Pilipino, no? At ito nga, sabi nga naisip pong konsepto ni Bayan Patroller Brenda Subido Dakpano ng Baguio City na gumawa kung saan siya ay gumawa ng isang assemblage art. Ayun, mula sa lumang sinturon, botones, hikaw, sirang piyesa ng computer at iba pang materyales. Ani Brenda na isang visual artist, pinapaalala daw ang mga classic na laro at pati na rin ang simpleng buhay ng Pinoy noon dahil unti-unting napapalatan na ito ng gadgets at technology. Ito rin ang tugon daw niya sa climate change dahil puro recycled materials ang gamit niya sa assemblage art. Makikita po ang assemblage artwork ni Brenda sa iba't ibang lugar sa Baguio City. This morning, kausapin po natin si Brenda Dakpano. Good morning, Brenda! Hi, Brenda! Good morning! Nako, pag nasa Baguio, di ba alam naman natin napaka malikhain ng mga tao sa Baguio City. Pero magugulat po kayo, nalaman ko nung ako yung nag-ikot-ikot dyan at nag-interview din ng mga artist, alam nyo ba, marami palang mga dayo din. Mga hindi taga-Baguio, mga artist na they choose to make art sa Baguio City. Dahil iba daw pala talaga ang vibe. Ano? Subukan po natin ulit kausapin si Brenda Subido Dakpano. Good morning, Brenda. Good morning po. Good morning sa inyo lahat. Oh, wow. Good morning po. Sa taga-Baguio po ba talaga kayo? Yes po. Taga-Pangasinan, pero ano na, resident na dito sa Baguio. I see. Nakakatuwa po yung ginawa ninyo, ha? I-describe nyo nga muna, ano ba itong assemblage or assemblage art? Ang assemblage kasi, isa siyang mixed media na three-dimensional. Na pinagtagpi-tagpi o binuo yung artwork mula doon sa iba-ibang materyales. Usually ang ginagamit ko mga mula sa basura o mga lumang gamit o kaya mga repurpose na mga bagay. Dako tinawag yung basura bakit namang tinawag na basura magagamit pa ano? 'Di ba kasi nga may pera sa basura. Kaya ano. Matagal po ba kayong artist? Matagal na. Since elementary years, artist na ako. I came from an artist family. Ayun, yung father ko kasi artist din. Kaya, ayun, nahawa na. Na-train kami, lalo na sa mga paggamit ng mga objects na found objects ganyan saka maging resourceful sa mga materials. Oh, so at least no tinuloy ninyo, sana mahawa din kami sa inyo. So ano po ang ganda po ng mga gawa ninyo, nakita natin parang jeep ba yung nakita ko kanina. Ano po bang materyales so gamit niyo doon? Yung jeepney na yung parang lumalabas siya doon sa metal. Ano yun? Yung front ng jeepney, ano siya? Radiator siya ng computer na nasira na. Kasi may radiator yung computer. Sira na siya. Tapos yung mga palamuti niya sa harap, mga sirang quintas, tsaka mga pull tabs ng mga can prints. Yan. Tsaka mga sirang belt. Ang ganda, ang ganda-ganda. Ito po, puro jeep pa lang nakikita ko dito, no? Gusto ko yung parang may pakpak na jeep eh. Ito po ba ay binibenta ninyo? Binibenta po. Sa online at saka sa physical exhibits. Ganda. Gaano mo kalaki ito? Napakaganda. Gusto ko itong parang ano? Palusebo ba ito? Napakaganda lahat. Palusebo. Ano siya? Sculpture siya mula sa paper. Clay mula sa paper. Ginawa ko siya ang clay. Tapos gaano yung mga street food saka barbecue sticks. Gaano karami na po itong mga nagawa ninyo? Tinitignan ko ngayon ang gaganda lahat Marami na rin. Hindi ko na. Siguro mga 100 plus na yung mga
mga artworks ko. Pero karamihan nung mga na-i-post ko, mga ano na, nabili na, either nabili na or commission. Pero may mga bago ako ngayon para sa aking upcoming jeepney series exhibits at saka larong pambata this June. May sinabi nga assemblage lahat. Oo, mukhang may advocacy ata kayo, larong pambata. Ano to, commission po ba or kusa ninyong personal advocacy na po ba ninyo yan? Personal advocacy ko na to, gaya din ng jeepney na, yung jeepney kasi pa-face out na, kaya parang siguro mawawala na siya o hindi na natin makita in the future, kaya ko siya dinocument sa pamamagitan ng art. Kanya, kung ano yung interpretation ko sa jeepney. Doon sa larong pambata din, kasi karamihan ngayon, halos hindi na nga alam ng mga kabataan ngayon kung ano yung mga nilaro natin nung 60s, 70s, 80s hanggang 90s na mga physical activities, laro sa kalye, ganyan. Kaya parang gusto ko rin siyang i-document para maging alaala ng past generation, parang gano'n. Into 3D, bakit naman ganon? Parang history na lang sa ano nyo, no? Parang tanggap nyo ng parang part of the past. Yes, inevitable din kasi na syempre, part ng past na talaga. Tapos syempre yung pag-advance na rin ng technology, iba-ibang gadget na ang nai-invento. Pero at the same time, yung carbon footprint natin ay lumalala. Kaya parang reminder din sa iba na, oo, ganito na yung technology natin. Pero sana maalala natin yung, at least man lang, makabawas tayo dun sa carbon footprint para sa mitigation ng climate change. Alam mo, tama nga, no? Kasi hello, yung sinabi nyo sa jeep, di ba? Siyempre, we are very sentimental. Part of our history yan para sa mga jeepney driver. Tinundar pa siguro yan ng mga tatay nila. Ano? Pero aaminin din natin, tama din kayo na may carbon footprint na baka nga later on, baka mag-electric na, hindi po ba? Pero importanteng maalala natin dahil bahagi naman yan talaga ng ating kasaysayan. Ano ho? Opo, bahagi talaga siya ng kasaysayan. At hindi rin natin maiiwasan talaga kapag kaitay ng basura o may contribution tayo sa climate change. Pero ito, in my small, little way, ay at least nakakamitigate ng paglala. Dalawin ko kayo pag nakapunta ako, pag akyat ko ng Baguio. Ano po, Brenda, saan po ba kayo mahahanap? At kung yung mga gamit, yung mga artwork ninyo ay binibenta ninyo, paano po ba pwedeng bumili? Meron akong online, naka-post po sa aking Facebook account. Sa aking name, Brenda Subido Dacpano, at saka sa Instagram, Bren Subido. Tapos may mga ongoing exhibits ako ngayon sa SM Baguio, tapos upcoming sa Tamawan, saka The Podium Boutique Hotel sa Coco Brew sa Baguio din. Sa June 5 ang opening. Wow! Hanggang kailan po yung June 5 until? June 5 hanggang July 31. Oo. Siguro Ma'am Brenda, opportunity rin ito for you to encourage the younger generation, yung mga gustong pumunta sa Baguio to explore their art. Ano bang masasabi ninyo, kayo ay taga Pangasinan? Ano bang vibe ang meron ang Baguio City na maganda at conducive sa art? Napaka-conducive ang Baguio sa art, lalo na natanghal itong UNESCO Creative City. Kaya ano siya? Tapos nasa program din talaga niya yung pag-develop ng scene. Kaya napaka-active ang art scene dito sa Baguio. Kaliwat kanan ang mga exhibits. Tapos maraming mga art groups na tumutulong at nagwe-welcome sa mga bagong mga artists. Ang galing, ha? Thank you very much, Brenda Subido Dacpano. Ayan, visual artist po mula sa Baguio City. Thank you very much for sharing your art.